Kasamang naninirahan ni Ikara ang kanyang ina na naging lasenga magmula nang iwanan sila ng kanyang tatay. Isang araw, habang pinaglalaroan ni Ikara ang mga basyo na lata ng alak, ay nahulog ang mga ito dahilan upang gumawa ang mga ito ng ingay. Nagalit ang kanyang lasing na ina at umakyat sa silid na kinaroroonan niya para saktan siya. Pero bago pa siya tuluyang makapanhik ay isinara ni Ikara ang daanan. Dahil sa takot na naging dahilan naman para aksidenteng mahulog ang kanyang ina na ikinamatay ito. Habang nagbibigay ng testimonya si Ikara kay Police Officer Raymond ay sinabi niyang mas gusto niyang tawagin siyang Courgette o Zucchini dahil iyon ang tawag sa kanya ng nanay niya. Daladala niya ang isang lata ng beer at saranggola kung saan iginuhit niya ang kanyang ama bilang isang superhero na may kasamang manok dahil ayon sa kanyang ina ay mahilig ang kanyang ama sa chicks. Dinala ni Raymond si Courgette sa bahay ampunan. Sa unang araw ng kanilang klase ay pinagdiskitahan na siya ni Simon, isa sa mga bata sa ampunan at pinipilit siyang magkwento tungkol sa kanyang mga magulang. Matapos silang mag-away dahil sa pangingialam nito sa kanyang saranggola, ay nagkasundo sila ni Simon. Ikinuwento ni Simon ang tungkol sa kanyang mga magulang at maging ang mga pangyayari sa buhay ng bawat bata sa orphanage. Pagkatapos ng ibinahagi ni Simon ay ikinuwento naman ni Courgette ang nangyari sa kanyang ina. Isang araw, dumating ang batang si Camille sa ampunan. Nagka-crush sa kanya si Courgette nang una niya itong nakita. Sinilip ni na Courgette at Simon ang mga files patungkol kay Camille. Dito nila nalaman na nasaksihan ni Camille ang pagpatay ng ama nito sa kanyang ina dahil sa pangangaliwa nito. At pagkatapos ay nagpakamatay naman ito. May tita pa ito pero pinagmamalupitan nito si Camille at ang gusto lamang ay ang pera na makukuha niya kapag napunta sa pangalan niya ang pamangkin. Samantala, nagsimulang maging malapit sina Courgette at Camille nang mag-overnight vacation ang mga bata sa ampunan sa isang snow resort. Dito niya ginawa ng bangkang laruan si Camille gamit ang lata ng beer ng kanyang ina bilang regalo sa nalalapit nitong kaarawan. Naging malapit din sina Courgette at Officer Raymond. Regular na nagpapadala ng mga sulat at drawing sa kanya ang bata. Pinlano naman ni Raymond na magbakasyon kasama si Courgette. Sa parehong weekend naman ay magbabakasyon din dapat si Camille kasama ang kanyang tita. Pero dahil nga masama ang ugali nito ay pumuslit siya sa sasakyan ng pulis sa tulong ng mga bata sa ampunan. Nang malaman ng pulis na kasama nila si Camille ay ibabalik niya sana ito pero ikinuwento ni Camille na sasaktan lamang siya ng tiyahin. Nag-alinlangan siya na kasama ang dalawang bata pero sa huli ay tumawag na lamang siya sa orphanage para ipaalam ang nangyari. Nagpunta silang tatlo sa amusement park bago sila umuwi sa bahay ni Raymond. Dito ikinuwento ng pulis na meron siyang anak na hindi niya nakasama. Nang malaman naman ni tita ni Camille ang nangyari ay galit na sinundo niya ito sa bahay ni Raymond. Makalipas ang ilang linggo ay dumating na ang araw na meron ng desisyon ang judge sa kustodiya ni Camille. At doon ay ipinarinig niya ang MP3 player na itinago pala ni Simon sa laruang bangka kung saan nakarecord ang pang-iisulto ng kanyang tita sa kanilang mag-ina. Dahil dito ay hindi napigilan ng kanyang tita ang kanyang galit sa harap ng judge na naging dahilan para mawalan na siya ng karapatang kupkupin si Camille. Napagdesisyonan naman ni Raymond na maging poster parent ni na Courgette at Camille. Sa simula ay nagalit si Simon nang malaman ito pero pinayuhan niya si Courgette na sumama kay Raymond. Bago umalis ng orphanage si na Courgette at Simon ay kinuhanan sila ng letrato ni Raymond. Habang nakatira sila kasama ni Raymond ay nagpapadala pa rin ng sulat si Courgette sa mga bata sa orphanage at sinasabing hindi sila nakakalimutan at mahal din sila ni na Camille at Raymond. Sa katunayan ay idiniget ni Courgette ang group picture nila ng mga bata sa orphanage sa kanyang saranggola.